ang ilang kaso ng pagkawala, politikal ang katangian. At ipinatutupad pa umano ng mga puwersa ng Estado. Desaparecidos o the disappeared ang tawag sa mga biktima. Dating sociology major sa UP Diliman si Karen Empeño. Aktibo siya sa iba't ibang issue, nag-oorganisa ng mga estudyante at sumasama rin sa ilang rally. Kuha ko ang mga litratong ito. Nag-cruz ang landas namin ni Karen nang maging bahagi ako ng UP Student Council. Nagkasama kami sa ilang aktibidad at naging magkaibigan. June 26, 2006, nang lukutin ang dinakilalang kalalakihan sina Kadapan at Empeño. Kaya noong 2006, nagulantang din ako sa balitang dinukot si Karen, kasama ang isa pang UP student na si Sherlyn Kadapan at ang magsasakang si Manuel Merino sa Hagonoy, Bulacan. 16 na taon na ang nakararaan, hindi pa rin sila nakikita. Kinumusta ko ang nanay ni Karen sa isang bayan sa Zambales. Magandang araw, nanay. Hello po. Hi, ano po? Kumusta? Sa wakas, nagkita rin tayo. Nice to see you. Baka ka-birthday din lang pala. Nakita ko yung tarpaulin. Kasunod kami. Magkasunod nga kayo ni Karen. Oh. Nanay, masakit pa rin po ba maalala yung mga nangyari? Masakit talaga, hindi ko makalimutan, lalo na nung yung pagdating ng mga buwan ng bear, September up to December, talagang naiiyak ako. Kasi ang sabi ko, isang taon na naman ang makalilipas, wala pa rin si Karen. Sabi ni Nanay Connie, tinatapos na lang ni Karen ang kanyang thesis noon. Dahil malapit sa mga magsasaka, pinili niyang tema ng pagsasaliksik ang kultura at pamumuhay ng mga ito. Graduating na dapat siya, kaso nabigyan siya ng incomplete grade sa kanyang thesis writing. Yun ang dahilan kung bakit napadpad siya sa Hagonoy, Bulacan. At any point po ba parang natakot kayo para sa kanyang safety? Takot na takot kasi yun nga, alam na natin kung anong nangyayari sa mga aktivista. Pero ganun pa man, naging proud na rin ako kasi meron siyang ipinaglalaban. Parang may ano na po kayo dito, no? Parang shrine in honor nga, of Karen. Sabi ko, saan kaya pwedeng ilagay yan? Bakit niyo po naisipan na ilagay dito yung picture ni Karen? Hindi po ba mahirap? Hindi naman. Na nakikita niyo araw-araw? Hindi, at least na babawasan. Nakakatulong po. Lungkot, nakakatulong. My proud mother, graduation ko last March 1996. Oh. Valedictorian si Karen, elementary. Friends born, not made. Friendship is a golden chain made stronger with each passing year. Ito na yung naging aktivista na si Karen. Nag-start na yung pag-join sa mga rally. Ganda ko talaga. 18 years old na ako pero hindi ibig sabihin na kailangan ko na rin iwan ang aking pagkabata. Ako pa rin ang dating Karen. Ang makulit, masayahin at iyakin na Karen. Iyakin talaga siya. Sa Laguna naman. Hello po, nanay! Hello, good morning! Kumusta kayo? Kumusta? Ito pa rin. Ang ina ni Sherlyn Kadapan, pilit itinataguyod ang isang payak na pamumuhay. Pasan ang alaala ng nawawalang anak. Si Sherlyn po ay atleta, no? Oo, atleta siya. Panarong pambansa. Ito yung last niyang tumakbo na kasama si Lydia De Vega. Ay, talaga po. Proud kami ng bilang isang anak siya.
Before kasi nung high school pa siya, sumasali na siya sa mga palaro na every time niya nang uuwi siya, whatever cash reward niya, hindi yan siya kumukuha ng malaki, bibigay niya muna sa amin, and then hihingi siya ng ganyan. Nung pumasok siya sa school, talagang hirap na hirap talaga kami. Tulad ni Nanay Connie, pinakatatago pa rin ni Nanay Erlinda ang ilang gamit ng minamahal na anak. Itong bag na ito, gamit niya. Mayroon pa siyang sapatos. Itong sapatos ito. Niya, ito niyang last ng ginamit ng tumakbo. Sira na, pero hindi ko pa pinaayos. Siyempre, para bang maalaala din siya lagi. Meron po yung siyang jacket, ano? Ito ay may pangalan niya. May pangalan niya, kaya gustong-gusto ko ito sinusuot. Pag pumunta kami ng UP, at saka nung nagsisearch kami, suot-suot ko ito. Nung nasa UP Diliman siya, she was elected as representative ng College of Human Kinetics. So doon nag-start, doon siya namulat sa mga pangyayari sa lipunan, na doon siya na-concern, marami palang mga taong inaapi. Maikukwento niyo po ba sa amin kung ano yung inyong naalala sa araw na unang ibinalita sa inyo na si Karen ay nawawala? Second day ko na nalaman na ano, kasi may nag-message sa akin, kaibigan ni Karen sa UP. Sabi nga, nanay, ano po ang maitutulong namin kay Karen? Sabi ko, bakit? Anong nangyari? Sabi ko ganun. Si Karen po, nanay, nawawala. The following day, yag-yag agad kami pumunta ng Bulacan. Pero wala rin kaming any idea. Umikot din kami doon sa mga munisipyo, sa mga ibang lugar. Kahit sa hospital, namimilit ako na makapasok. May kasama lamang ng isang kamera sa kanilang morgue. Habang kami naghahanap doon sa mga detachment, wala, halos tinatakot pa. Dala na si mahabang baril, tinakasan ng ganun. Pero siyempre, hindi naman ako natatakot doon kasi feeling ko wala akong kasalanan. Immediately prior to mission, ang itinuturong utak sa pagdukot, si retired Major General Jovito Palparan, na nooy pinamumunuan ang 24th Infantry Battalion ng Philippine Army sa Central Luzon. In fighting insurgency, there will be people who will be killed. Taong 2006, February 14, kasalukuyan ako. Noong 2008, lumutang ang magkapatid na Raymond at Reynaldo Manalo, na dinukot din umano ng militar at nakatakas kalaunan. Sabi ni Raymond, nakita niya mismo sila Karen at Sherlyn habang bihag sila ng mga sundalo. Doon ko na nakita si Sherlyn Kadapan na nakatali ng kadena. Dinala na rin doon si Tatay Manuel Marino, si Karen Empeño. Naging buhay, alipin kami doon. Nakabitin na ng patiwarit. Pinagpapapalo dito sa tiyan. Binubuhusan ng pichil-pichil na tubig. Pinaglalaroan nila yung pagkababae. Binababoy nila sa pamagitan ng kahoy. Sinusundot nila ng kahoy. It's just issue. It's just propaganda. Hanggang sa ngayon ba, sinungaling pa rin siya? May 2011, naghain ng patong-patong na kasong kidnapping, illegal detention at rape ang mga magulang nina Karen at Sherlyn laban kay General Palparan. Pero nang lumabas ang arrest warrant laban sa kanya, nagtago ang dating general. Nahuli na ang kinagurian ng mga militanteng berdugo si retired Major General Jovito Palparan. Hanggang noong August 2014, naaresto ng mga otoridad si Palparan sa isang boarding house sa Maynila. Hindi totoo yan. Ang sa akin lang sana magiging truthful din sila sa kanilang accusation kasi ang dami nilang manufactured na evidence. Napuno ng palakpakan ng Regional Trial Court. September 2018, hinatulan ng Malolos Regional Trial Court na guilty si Palparan at dalawa pang opisyal ng militar sa kasong kidnapping at serious illegal detention.
normal as anybody na pumapasok dito. I go through yung process. Talagang dapat lang ha, guilty at ikulong si Berdugo dito sa Palcaran. Ibalik niya at mayakap po muli ang warm body ng aking anak. Nito lamang June 2022, ipinagtibay ng Court of Appeals ang naunang desisyon ng Malolos Regional Trial Court. Nakakulong ngayon si Palparan sa Bilibid. Si Attorney Chrissy Conti ng National Union of People's Lawyers ang isa sa mga abogadong humawak sa kaso ni na Karen at Sherlyn. May personal na kahulugan din ito para sa kanya. Nagkakilala at naging magkaibigan din kasi sila ni Karen sa UP Diliman. Importante yung kaso ni na Karen at Sherlyn kasi ito ang isa sa ilang pagkakataon na merong nakasuhan na opisyal ng gobyerno. At dito nga, si Palparan ang pinakamataas, high-ranking na official na militar na nakasuhan at eventually, ito yung importante, nahatulan.